Ngayong araw, samahan nyo naman ako magluto ng isang na namang masarap na ulam. Saktong-sakto kasi may nagbigay sa amin ng bagoong at nag-crave nga ako sa binagoongan. Pero ayoko naman ng karne, kaya binili ko sa talipapa ay bangus. Bago nga tayo magluto, hugasan ko lang muna itong alamang. Ginagawa ko nga pala ito para mabawasan yung alat niya. At eto na nga ang ating bangus. Kamari, na-debone ko na rin pala yan. Sa susunod nating video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-debone para matutunan nyo rin. At ayan, hinihiwa ko nga lang pala yung pinakagitna. Kinuha ko nga pala yung pinakatsyan. At pagkatapos nga, hiniwa-hiwa ko lang din ito. At sobrang ganda nga nung nabili nating bangus. Tingnan nyo naman yung taba niyan. Kaya bagay na bagay ito sa lulutuin natin ngayon. At eto nga mga laman kanina, hihiwain ko na rin yan. At ngayon mga mare, nandito na nga pala tayo sa aming terrace. Dito nga pala ako magluluto. Namiss ko na kasi magluto dito. At ayan nga pala, pinitpit ko na yung bawang para mapino ko na. Susunod ko na rin itong sibuyas. Ganong hiwa lang din yung gagawin natin kagaya sa bawang. Pagkatapos, itong isang kamatis. At inalis ko na nga rin pala yung buto niya. Hihiwain ko lang din ito ng maliliit. Katapos mga mare, naglagay na nga ako dito ng cooking water. Mag-uumpisa na tayo magluto. Ginigisa ko nga lang itong bawang hanggang sa maging golden brown siya. Katapos mga mare, sinunod ko na itong sibuyas. At gigisahin ko lang din ito hanggang sa maging translucent na siya. Sinunod ko na nga pala itong kamatis na pampaganda ng ating kutis. Ito pa nga lang ginigisa natin mga mare, sobrang bango na. At nang medyo nadurog na nga yung kamatis, sinunod ko na yung alamang. At gigisahin ko lang ito for about 3 minutes. At pag ganito na itsura niya, lagyan mo na yan ng suka. At mga mare, huwag mo muna siyang hahaluin, hintayin mong kumulo. At pag kumulo na nga, pwede mo na yan haluin. At hihintayin nga lang pala natin mga mare na maging ganito yung itsura niya. At pag ganyan na nga, oras na para timplahan siya. Lagyan ko nga pala yan ng 2 kutsarang asukal. Katapos hinalo-halo ko lang din ito. At nilagyan ko na rin ito ng pamintang durog. At pagkatapos ko nga itong matimplahan, ilalagay ko na nga dito yung mga bangus. Kayo mga mare, nakatikim na ba kayo ng ganitong luto sa bangus? At kung hindi pa, subukan nyo na rin ito. Dahil sobrang dali lang lutuin. At syempre, higit sa lahat, makakamura ka. Dahil medyo pricey din yung mga nabibili na ganito. At pag ikaw nga ang nagluto, lahat pa kayo ay makakakain. Tingnan nyo naman mga mare yung itsura niyan. Gugutumin ka na talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo mga mare, siguraduhin nyo may sinayang na kayo pag nagluto kayo nito. At ngayon nga, habang ini-edit ko to, nagki-crave na naman ako dito. Hindi kasi siya nakakasawa. At pagbibili nga kayo ng bangus mga mare, kung gusto nyo ganyang kataba, bilhin nyo yung bangus dagupan. O ayan mga mare, oras na para tikman natin ito. Grabe, tingnan nyo naman yan. Hindi lang sa video to mukhang masarap, kundi sa totoong buhay rin. At kung may magtatanong sa inyo mga mare, kung hindi ba tumalansa, ang sagot ko po ay hindi. Dahil naluto rin naman itong bangus natin, kaya nga natin siya tinakpan habang niluluto. Pero kung ayaw nyo ng ganito, pwede nyo naman siyang ipirito bago nyo gisahin. Pero para sa akin, mas sarap yung ganito kasi mas malinamnam siya. At mga mare, hindi nga lang to pwedeng pang ulam, pwedeng-pwede nyo rin tong ibenta dahil sobrang sarap talaga nito, promise. At kitang-kita nyo naman yan sa pagkain ko. At ayun lang.